sobrang thankful ako na ikaw yung tipong tatay na pwede namin labitan lagi. Thank you sa lahat ng support na binibigay niyo sa amin dalawa. For that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bong Navarro Sons reaction on his temporary freedom. Iba't iba ang naging reaksyon ng ilan sa mga showbiz insiders and ilang personalidad sa showbiz sa paglaya nga pansamantala ni Bong Navarro sa kaso na itchinard siya kanya ni Dennis Cornejo. It is blessed Christmas for Bong Navarro and his family, and this is her son's reaction when he is finally out of prison. Bong Navarro host comedian Bong Navarro has posted the 1 million bail, and these are the reaction of his son to this. Sa programa nga ni Mr. Oji Diaz Showbiz Update sa kanyang YouTube channel ay ikinuwento niya kung paano nga sinalubong ng mga anak ni Mr. Bong Navarro ang kanilang tatay na matagal na nilang hindi nakasama dahil sa pagkakakulong nito. Pero bago pa man ito ay nag-set na nga ng isang dinner ang pamilya ng Navarro family kasama ng kanyang anak at ng kanyang pamilya para sa pagbabalik or pa-welcome back nila kay Mr. Bong Navarro. Taguig Regional Trial Court 69 allowed its Showtime host Bong Navarro to earn his temporary freedom. His petition to bail, to post a bail has been granted, and the decision despite the charges pressed against him to be unbailable. Kung mapapansin po ninyo sa batas po natin, ang kasong rape na isinampa ni Ms. Dennis Cornejo with Mr. Bong Navarro, hindi po siya bailable. Kumbaga, parang inapaka-imposible na pagbigyan siya ng kataas-taasang hukuman, pero dahil sa nakitang inconsistency sa mga sinasabi ni Ms. Dennis Cornejo, ay nakapag-desisyon nga ang korte na bigyan siya ng pansamantalang kalayaan. So, despite the charges pressed against him to be unbailable has been approved because of the inconsistency found in the testimonies of model Dennis Cornejo. To recall, Navarro surrendered to the National Bureau of Investigations or NBI last September. He got detained in the NBI but 2 months after, he was transferred to the Taguig City Jail after Cornejo's camp argued the warrant jurisdiction. It must be emphasized, however, that a grant of bail does not prevent the court as the trier of facts from making a final assessment of the evidence after full trial on the merits, said the court documents. So, ang paglaya po ni ng host comedian na si Bong Navarro ay hindi po nangangahulugan na siya po ay nakaligtas na dun sa kaso na itchinard sa kanya ni Ms. Dennis Cornejo. So, ang ginawa lang po ng korte is binigyan siya ng pagkakataon na makalaya, ngunit nag-post po siya ng bail for 1 million peso dahil po sa mga mahinang ebidensya na ipinakita ng kampo ni Dennis Cornejo. So, dahil dito, sa petisyon ng kanyang legal team ay napagbigyan nga siya ng korte ng Branch 69 Court sa Taguig City. Jerry is now planning to return to his hosting responsibility at it's showtime. So, isa sa mga plano nga niya matapos na mapagbigyan ng kanya po nga ang kanyang paglaya ay bumalik na agad-agad sa kanyang trabaho. His wife Tanya Bautista fetched him when he got released and she was happy about it. She is sure that it's going to be a good Christmas for their family. So matapos nga na mabalitaan at talagang magbigay ng information yung legal team ni Mr. Bong Navarro to Tanya Bautista that Mr. Bong Navarro was already given the temporary bail or temporary freedom, ay talaga namang narito ang ilan sa mga sumunod na nangyari yung kung paano sinalubong ng mga anak ni Bong Navarro ang kanyang mga anak. Narito po ang kwento ni Mr. Oji Diaz. Sana ito ng mga ka-update natin, pero grabe ha, yung parang nanalo sa loto ang mga kapamilya at kaibigan ni Bong Navarro dahil nga pinayagan na siyang magpiansa. Finally, kahit pa ito ay umabot sa 1 milyong piso para sa kanyang pansamantalang paglaya.
habang dinidinig pa ang kanyang kaso na ayon sa sinulat na desisyon ni Taguig RT si Judge Laura Lee Cruz datahan na may mga inconsistencies sa naging pahayag ng nag-akusa ng rape na si Denise Corneo at sinabi pa ni Judge Datahan na the court is not convinced at this time of the presumption of guilt on Navarro's part. Kausap po nga mamaloy ang mga ina ng anak ni Vong na sina Shara at Bianca Lapos at di nila ma-describe pareho ang katuwaan ng mga anak na sina Bruno at Ice na parehong nagkaroon ng anxiety dahil nga sa pagkakakulong ng kanilang mahal na ama. Pagdating ni Vong kahapon sa kanilang bahay ay nagtatalon ang mga bata sa tuwa. Napakahigpit na yakap na halos ayaw ng pakawalan si Vong ng kanyang mga anak. Nag-iyakan din ang mga ito dala ng pagka-miss nila sa kanilang Daddy Vong. Dumalaw din kay Vong ang ilang kaibigan at madalas ding mag-FaceTime si Vong sa mga kaibigang sobra siyang na-miss. Bumaba ang timbang ni Vong dahil hindi siya masyado nakakakain sa loob ng piitan. Samantala, pinag-uusapan na rin ang pagbabalik ni Vong sa It's Showtime. Magpapahinga at i-enjoy muna ni Vong ang pamilya. Saka uli siya babalik sa naturang noontime show. Welcome back, Vong! Buong detalye na yun ay mapapanood po ninyo sa showbiz, Ogie Diaz Showbiz Update sa kanyang vlog, sa kanyang YouTube channel. And the new video of Ogie Diaz shared that the reaction of Sun Sa Bong on his temporary release, he was accordingly able to talk to the mothers of his son. And they relayed to him that Frederick and Ice were both so happy over their father's release. Ibig sabihin, nakausap po ni Mr. Ogie Diaz yung nanay po ng kanyang mga anak na si Bianca. In the past month that he was incarcerated, his son got miserable and suffered anxiety because of this situation. So, kaya nagkaroon po ng knowledge si Mr. Ogie Diaz sa naging reaksyon ng kanyang mga anak dahil na rin sa kwento ng kanilang ina na si Miss Bianca. Kaya naman ito po yung pinakamay tuturing nila na pinaka-blessed and happy Christmas para sa kanilang pamilya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.